Kinulang lang ng onte. Grabe yung mga plays eh. Kinapos lang ng bahagya. Pero ito na mga kaibigan, who will be taking this series? Painit ng painit ang laban na to. Nasa second series pa lang tayo. Butters ng araw na to. Pero grabe na agad ang dagundong dito sa MPL. So looking here, nako, mukhang ito na nga. Dahil i-invade na si Kuya Bimo, alam mo na agad kung ano ang gustong gawin dito ng digi na to. At binabatuhan lang ng binabatuhan ng time bomb dito. Bimo, sacrificial talaga ang kanyang magiging lineup. Role dito sa game na to. Pinap up na nga kagad dito yung kanyang Aegis, pero first blood. So kinuha na kagad nila. Will they be able to secure the purple? Yes, indeed. So this only states no talaga, Butters, na alam na ng ano in H2O kung paano laruin tong ano digi strategy, at binabantayan na lang siya doon ni Yawi. Tinapos si KNJ dito, nandun na siya agad sa may gitna, nakakapag-clear siya ng wave. Tapos ang ginagawa niya is dinodouble farm niya etong bot at etong mid. Parang ano eh no, total ginugulo naman siya ni Bimo doon si H2O. So basically kineclear lang ni KNJ yung lane niya, sabay tatakbo na sa gitna. Mm-hmm. Uy! Na-takedown dito si H2O! Oh, wow! That was surprising na na-pick off doon yung link. Siguro hindi rin na-anticipate doon ni H2O yung damage. But still, ito pa rin mga kaibigan, Ryota being able to cut off the link. Pero ito ang malaking tanong ko sa iyo, Butters, eh. Hanggang kailan mo gagawin ang digi strategy? Kasi meron tong ano, time frame eh, na like, after 5 minutes, medyo hindi na siya maganda. Or, kailangan lang ba tuloy-tuloy lang to nilabi mo? Hanggat naghahabol lang gamit yung jungler. That's good. Ano, no? Parang yun yung kailangan mo lang isipin. Hanggat nahihirapan si H2O, tuloy-tuloy po lang ang Diluvio. Pero right there, nakita natin, pantay sarado rin kasi dito si H2O. Yawi, just providing all the visions para sa kanyang jungler. And digi strategies left and right dito sa MPLPH Season 7. Paano sasagutan to ng side ng NXP? Ang sagot, sipain at patayin. Doon si Aspect. Pero dito, habol ngayon dito ang mga members. Bipo going for H2O once again. Pero na-pick off na siya. That's gonna be it. Look at the gold lead dito. This is still 1,000 para sa side dito ng NXP. Pero given that the strategy na digi to, I think maganda pa rin to para sa side ng NXP. Tignan mo yung ginagawa dito ng KNJ. Umaalalay din siya kay H2O. Alam niya na kailangan siya ng kapatid niya dito. So ibig sabihin, talagang binabantayan nila si H2. Gusto nila na kahit papano, kahit pinipilit ni Bimo masyado, maging okay pa rin si H2O pagdating ng mid-game. Oo, saka ito ha, tinitignan ko dito, parang hindi naman ganun na disrupt dito si H2O eh. Parang sumasabay pa rin siya. Tapos, given ang laki ng space dito ni Renegator getting his item, parang mas lumalamang pa sila. Pero kung papansin mo rito, Butters ha, parang ang ginagawa lang nila dito ng NXP, just clearing the wave. They don't wanna force any objective muna. Parang i-hold muna natin, get the item first, wag muna tayong mag-turtle. Pero kita na ngayon dito, LPE is trying to get this turtle, pero hindi nila alam the zoning potential dito ng Johid ni Yawi na pa-back off ngayon ng mga members ng LPE. LPE not in position! Oh! Nakuha! Nakuha yung turtle with a time bomb! Bimo with the sticker pang kasama na steal niya dito sa NXP and turtle. This is very annoying talaga na strategy, pero let's look like NXP. Balik na lang muna sila sa ginagawa nila kanina. Clear the wave, get the buff, and just let the digi do his thing. Alam mo ba, yan yung mga oras na masasabi mo na bigla, awit lods. Awit talaga. Literal. Awit par. Parang ganun. Pero ito ah, composed pa rin naman dito ang NXP. And given that both lanes, eh medyo nakakalamang dito sa mga side lane ng NXP. Pero look at Jake the Dog, hindi yata enough ang kanyang sustain as a Yawi on a mega kill will be killing the Alice of LPE. So ngayon, mga kaibigan, we are almost approaching the mid game, pero LPE, inuunti-unti na nila, kailangan na nilang i-force talaga yung mga tore dito or else mawawalan ng sense yung feeding digi strategy kung aabot sa late game na wala silang nakukuhang objective. Ang pinaka nagiging problema dito for the side of LPE, yes, nag-feeding digi strategy kayo, pero hindi nyo napapunish yung side lanes. Napaka-sturdy ng side lanes ng NXP na si Ren J nakakatulong pa nga sa gitna, si James din nakakaikot pa rin, and they've been denying yung mga objectives, but still, will it be enough? Yes, looks like
yun yung malaking tanong eh, enough ba yun? Pero ang naging sagot ng LPE, medyo nag-overstay on his welcome doon sa may bottom lane si James, na pick up siya ngayon dito ng LPE. Still, ang lamang dito sa gold is gonna be NXP, pero mukhang tuloy-tuloy na rito ang LPE. They want to force a reaction dito for NXP. Mukhang pagbasag ng top lane, sunod naman natin itong baba. So, ang naging story natin dito going into mid-game is basagan natin unti-unti ang NXP, magkukunin natin dito yung mga objective para sa kanila at hayaan natin silang mag-react. Pero right now, Aspect! Ngayon, dito ang mapipick up for the side of LPE, and this is gonna be good news. Oh! Kill yung Chango sa likod! Nasipa dito ni Renny J, may combination pa with H2O. Ito na ang Tempest of Blade. Double kill na sakuha dito ng NXP. This is gonna be a free turtle. At naiwan pa, this might be Bimo. Ginamit niya ang kanyang times journey, pero baliwala lang yon. He will be taken down. Kuha pa dito ang turtle. And now, NXP, medyo nakakabawi sila ngayon dito against LPE. And this is where things go from better to worse for the side of LPE. Yes, nag-feeding big strategy kayo, pero sa totoo lang, next play na ang nakakalamang in terms of gold. Lancy, kahit siya gumagawa na ng play. Yes, yun pa ang malaking problema ngayon nila dito. Look at the order of brilliance. Lancy dito, mga kaibigan, trying to hold the line here on the mid lane. Medyo lumalim yata doon si Ryota. Nabasag naman yung Torre, pero ang kapalit doon ang buhay ng Benedetta. Bimo will once again die. Pero dito sa may bandang likod, merong ejector na magaganap. Aspect once again dying on that match. Oh my! NXP, yung mga exchange nila dito against LPE, kadalasan sila pa yung mas nakakalamang. My goodness, dito dalawang beses tumalon si Aspect doon. Oh. Isa doon sa Jeet Kune Do, mm-hmm, at isa doon sa Tempest of Blade. Jumping. Nagpatangkad sa bagong taon. Oh no, wala pang New Year, nagtatatalon na yung si Aspect. Pero ito na, H2O, may comeback potential naman sila dito dahil nakuha siya dito ng Chang. Oh, still, LPE, they need to think twice on how they would like to approach dito ang NXP. Kasi in the draft, kung titignan mo rito, pag lalo na pag umabot sa late game, it's all about NXP getting the tempo sa laro na to. Ngayon, tumutok tayo masyado dito sa NXP. Let's focus naman dito sa side ng LPE. Yes. Kailangan pa rin makrespeto, mm-hmm, ng side ng LPE, ng side ng NXP, yung potential ng LPE na balik na rin to. May alis sila dito. Kaya niyan makuhuli ng mga catch, mm-hmm, and hindi. Ano, sino ko pa nga nakikita lumaban na 5-man dito yung LPE? Oo eh, parang split pa rin kasi yung kanilang strategy dito since they could just simply get towers after towers. Nabasag na lahat ng mga outer turrets dito ng NXP sa may bottom lane. So magiging ang pinaka-common na sense dito na kukunin dito ng LPE, it's gonna be the top lane, and it would make sense dahil doon din magre-respond ngayon ang turtle. Still, my question kanina kung hanggang kailan magtutuloy-tuloy ito si Bimo, looks like it's gonna be the entire game, Butters. Pero right now, Meteor Shower will be used dito para kay James, but he will be able to get away. Now, another turtle dito ang gustong masecure ng NXP. NXP setting up on the turtle area. Nilalayo lang nila dito si Bimo kasi ayaw na naman nila mangyari. Mm-hmm. Yung nangyari kanina, tinamaan ng time bump yung turtle, napunta pa sa kanya. Ngayon, turtle on the side of NXP, it will give H2O yung confidence na kailangan niya para pumunta doon sa mga dive. Si Yawi nandito, binabantayan si Ryota. Talaga kinukulit na lang nila si H2O, pero si H2O kasi may enough damage na eh. Yes, not only that, H2O and all the players here in NPL are already known how to play against this kind of strategy. Kumbaga, naisusulat yung Butters eh, nabasa na ng mga teams kung paano kontrahin ang ganitong strategy. But look at the kick coming from Renny J. Jake the Dog will be taken off sa may bottom lane ngayon dito. Basag ang NXP. 90 degrees ang pinabutan doon ni Jake the Dog. Binato siya papunta, tapos si Mipa papunta doon sa kanan. Grabe, grabe yung mga alley-hoop dito ng mga members ng NXP. Still, dito, LPE, hindi naman ganon kalaki ang kalamangan, pero yung strategy nila unti-unti nang nagde-depreciate yung value. Hindi na natin masyadong nararamdaman na nagkakaroon dito sa H2O ng hirap na mag-farm dahil siya na nga mismo ang dumadive dito sa mga members ng LPE. And turrets after turrets, NXP
Napapalit nila yung mundo ng LPE dito and this is bad for the side of LPE. Ngayon si Bimo, ayaw pa rin paawat, talagang kinukulit ka dito at binibigyan niya ng vision. And this is the only thing na magagawa niya ngayon talaga is bigyan ng idea kung nasaan yung NXP. Yun na lang, yun yung nagiging vital part dito for kay Bimo eh, no? Kumbaga, information na lang kung nasaan nakapwesto ngayon ditong NXP. Pero right at this moment, Butters, into itemization dito ng LPE. Will this be enough? Yung binigay nilang pagpapahirap kay H2O, enough na ba itong mga items nila na to to go push forward sa ating late game? It is going to be a hard thing to do, but at the same time, my lord potential kasi dito yung NXP. Kung napapansin mo kung paano gumagalaw yung NXP dito, talagang kinukuha na nila, inaagaw na nila lahat ng monsters, yung jungle choke na nila dito yung side ng LPE. At si Jake the Dog na naman ang nabigyan dito. Eto pa, napang winter transition siya dito. He could potentially get away doon, Butters. Yes! LP, or rather, Jake the Dog, nag-survive siya doon pero nagamit niya yung kanyang mga resources. Unfortunately, buti na lang, walang HP doon yung mga members ng NXP kasi this could be a potential Lord take na. Mm-hmm. Pero ito na nga yata. Hindi na kailangan umuwi doon ng H2O. Kumuha lang siya doon sa may crammer ng HP. Ngayon, binaburst down na ngayon ng NXP ang unang Lord ng laro na to and this would be uncontested. Rene J, aspect, nakita niya, sinipa niya. Ito na yung sipa na sinasabi mo, Butters, pero siya ang nabura. Medyo makunat din si Aspect as the Granger. Pero ang malaking tanong doon, or rather good news for NXP, nakuha naman nila ang Lord. Bimo, vision. Vision. Yes. Punto per punto, vision lang ang nabibigay niya dito kasi nga hindi rin siya nakakasabay. But at the same time, si Rene J dito, naging crucial ba yung pagsipa niya? Mas naging maganda sana kung na-takedown niya. Yes. But still, hindi nagkaroon ng chance dito si Aspect na ibato yung death zone nata. Yeah, totoo. I got the point, no? Na parang tinanggalan na nila kagad ng chance yung LPE na makakakuha doon ng Lord on na medyo malayo-layo with the death zone nata. Pero ngayon, dahil medyo may damage pa rin naman dito LPE, they could burst down this Lord. Pero hindi pa yata tapos dito ang mga members sa NXP. Grabe si Lancey! Look at Lancey on the back lane with Order of Brilliance. Mag-isa siya dito. Pinapasok ang mga members ng LPE. Pero kapalit yon, medyo nag-mirror move yun. Aspect, kapalit ni Lancey. Ngayon, NXP, confident sila dito na basagin itong gitna. Nako, Butters, mukhang hindi na nila bibigyan pa ng panahon dito na huminga ang LPE. Rene J going in dito, mga kaibigan. Jake the Dog almost died on the process. Aspect dito, nahuli siya at kailangan niya bantayan yung mga play na gano'n ni Lancey. Kasi hindi magdadalawang isip si Lancey na makipag-trade sa kanya eh. Grabe, grabe yung ano, no, yung zone potential ng isang Lunox. Talagang Order of Brilliance doon sa loob. Parang ako nang bahala dito, tol. Basagin nyo na yung mga tore kahit makuha nila ako dito. Alam mo, si James siya kasi Lancey, yes, sabihin natin na nakatutok tayo kanina sa Big 3. Mm-hmm. Pero si James sobrang consistent, kaya ka talaga i-hold yung sarili niya. Si Lancey sobrang explosive ngayon. Sobra talagang explosive dahil pasok ng LPE, or rather yung NXP dito. Nakaka-out pa naman dito ang LPE since they have the Time's Journey. Pero ngayon, choke out ng maigi ang LPE. Hindi na sila dito makakalabas. Still good news. Almost 2 minutes pa naman dito bago mag-respawn ang Lord. We're already heading on to a point na magpapare-parehas na ang mga farm ng ating mga players. Okay. Paano ngayon magpapan out to, Butters? Ngayon nakikita ko dito, safe ang LPE as long as walang Lord ang NXP. Kasi meron silang Meteor Shower, meron silang Blood Oath, magiging safe pa naman sila. Pero grabe yung habol nila doon kay Ryota. Grabe, medyo in overstay sila doon. Yawi almost dying, pero James dito confident na pumasok with the knockout strike, pero mock out na muna. Ang ginagawa lang dito ng NXP, talagang they just holding the lanes. Parang almost freeze na nga yung ginagawa nila. Ayaw na nilang bigyan ng resources dito ang mga members ng LPE. 1 minute bago mag-respawn ang Lord. Paano ngayon ang magiging contest ng LPE? Mm-hmm. And they, well, 100% kailangan nila i-set up yung sarili nila kapag ka malapit na mag-spawn yung Lord. Yung NXP dito, nakikita mo, yung presensya nila dun sa may area, although hindi pa rin naman sila nag-set up kasi 50 seconds pa nga. Yep. Pero nakaramdaman mo na gusto na nilang magkaroon ng ring dito
nasa kanila tong teritoryo na to. Hindi pwede lumapit ang LPE. Yeah, tignan mo pa yung position ni Lancy. Diba talagang ano eh, sinuhold nila to. Gusto nila nasa loob lang ng base yung mga member ng LPE. Pero kailangan maging mindful and careful din as well dito ng NXP ah. Kasi si Bebo dito, with the reverse time, baka biglang may ma-pick off sila. Kasi meron pa rin namang burst damage dito ang side ng LPE. So right now, mga kaibigan, talagang abangan. Halos hindi na nga nag-clear ng mga minion waves dito ang mga players natin dito sa laro na to kasi they just would like na naka-shove off doon sa base ngayon dito ng LPE. Now, Butters, the Luminous Lord already respond. Sisimulan ngayon to ni H2O. Naniniwala ako na kaya ng LPE to in a sense na meron pa silang times journey. Kaya i-bail out lagi ni Bimo dito yung mga kakampi niya pagdating doon sa mga ultimate or holds na meron dito yung side ng NXP. Pero it seems to me na sinuko na to ng LPE. Alam nila na nakapwesto na yung NXP and LPE dito, ang gagawin nila, doon sila didepensa sa base. Hindi sila confident talaga na mag-contest doon sa Lord na yon kasi there's a possibility na pwedeng i-cancel ng NXP yung pag-take ng Lord and just go all in dito sa mga members ng LPE. Right now, mga kaibigan, this is almost a 10,000 lead for NXP in terms of gold. On the defense ngayon, ang LPE Butter sa top lane ngayon, pupunta ang Lord. Paano sisimulan to ng LPE? LPE, they have to set up din na hindi sila ma-push doon sa magkabilang lane. Yes, napakalaking pressure na meron ngayon sa top lane, pero hindi mo pa rin pwede kasing hindi bantayan yung mid at yung side. Nandun si Rene J lagi. Laging nasa opposite side si Rene J. Nako! Bago pa yata magsimula yung Lord, muntik pang ma-pick off doon si Ryota. Ngayon, tumalon na yung Lord doon sa may top lane. Mababasag ba yung Torre? Hindi. Na-clear pa naman dito ng mga ng taga-LPE. But Rene J is killing doon si Jake the Dog. On oh no, it's gonna be a 4v5 matchup ngayon. James and Rene J on the bottom lane. Nabasag nila doon yung Torre. Pasok ang mga members ngayon ng NXP. And right now, they are very confident dito, Butters. Hindi na nila kailangan basagin pa yung top lane dahil diretso na sila dito ngayon sa base ng LPE. Ubus na ngayon ang Torre. Paano na for LPE? How they be able to defend? Look at Yawi doon. May binato at namatay. That's gonna be Bebo. And right now, NXP, they're just waiting for their minions para tapusin tong laro. They did a great job dito, LPE, of clearing the first wave of minions na pumasok sa base nila. Pero eto na, yung pangalawa, kailangan nila pigilan to. Kailangan talaga nilang pigilan to dahil si Ryota nga lang ang nawala. Yawi still alive. May immortality siya dito pero nakalock na kayo dito sa base. Ang NXP na baliktad ang storya ngayon dito sa pangalawang pagtatagpo ng team na to. Iba ang naging complexion nung laro ng Next Play Esports nung pumasok si Rene J. Oh, wow. This winning moment is brought to you by Master. Hindi sila